Dear Tita L, ako po si Kevin, 29 years old from Taguig. Na-fall po ako sa isang babae na merong jowa. Magkalapit lang po kami ng trabaho, Tita L. May isa po siyang anak, pero naghiwalay na sila. Pagkatapos, naging kami. Pero hindi ko po alam na 2 buwang buntis na pala siya noon. Inalalayan ko po siya at tumayo akong ama sa iluluwal niyang anak. Pagkatapos po ng 2 taon, nagkaroon na rin kami ng anak na babae at naging masaya naman po ang aming pagsasama. Pero last year lang, nang nagkaproblema po kami. May naging karelasyon po siyang tibo at nasira ang pagsasama namin. Para mapakinggan po ang kwento, makakausap natin ng live si Kevin sa linya. Hello Kevin, shout out sa iyo. Hello po, good evening. Good evening Kevin. Oo. Okay. Oh, kumusta ka? Ito, ayos na po. Okay na po. Okay ka. Pero balikan natin to ha. Medyo doon sa unang part ng sulat mo, sabi mo may nakilala kang babae na may anak na. And then nabuntis, hindi mo alam na buntis. Kumbaga ikaw nang tumayo ama, balid 2 na yun agad. Ganun ba? Yes po, automatic nga po. Eh. Oh, instant pero, family, oh. Mm. Yes po. Tapos, nagkaroon pa kayo o ng anak na babae. So, balit 3 na. Yes po, balit 3 agad yung naging responsible agad ko. Okay, so itong 2 anak ni ate girl mo, na yes. na-ex mo na? Yes po. Okay. Itong 2 anak ni ate girl mo, ano, babae, lalaki, ilang taon na nung naging kayo? Bali 7 years po kami. Total, bago kami nag-iwalay. Okay. Nagkalala po kami, yung una ko po nakilala is yung una niyang anak na panganay. Means that time is parang 7 years old na. Bali 14 na ngayon yung bata. Yes po, 14 years old na si Kuya. Okay, and then yung ilang taon na yung ano, yung bagets na ikaw na yung tumayo yung tatay. Ngayong araw po is birthday niya po. Siya 8 years old na siya. Wow, happy birthday naman. Eh di mas older. Kung mas older yung unang, teka wait, ilang taon na 8 years old? Yes po. 8 plus 7, 15. So more or less, nag-15 years din kayo, ganun ba? More or less, na nagkasama? 7 years. Yung bali nagkakilala po kami, buntis pa lang po si, si ate si girl. Kaya parang yung, namin, relationship, halos magkaedad lang din dun sa anak na pangalawa niya. It's 7. 8 na siya ngayon. Mag-8 years na dapat kami ngayon. Okay. Teka, medyo meron lang konting ik, parang... may aswang yata. May aswang ba dyan sa inyo? Ano po yun sa gastation po kasi yun? Okay. Tingin-tingin din sa taas ha. Baka may lumilipad. Okay. Okay, sige Kevin. So balikan natin. Yung anak niyong 2, ilang taon na? Ngayon po ay mag-6 na po siya. Mag-6 years old. Okay, so ngayon na nagkawalaan na kayo ni ate girl, ito ba pinakasalan mo? Muntikan na po. Yan po yung medyo masakit kasi parang nandun na kasi yung una kasi para sa mga ano sa akin, yung parang tinanggap ko lang yung karelasyon namin. Yung parang, feeling ko kasi magkakahiwalay din naman kami. Kaso nga lang, yung parang nagkaroon kami ng anak na babae, yung tinanggap ko na siya, pinanindigan ko na ng todong-todo. This is it. Plano ko kasi. Siya na yung makakasama mo habang buhay. Ganon. Kasi nga, nagka-baby na kayo. And gusto mo na talaga seryosohin ang relasyon. Ganon. Opo.
Opo. Mm-hmm. Tapos po, yung nagpaplano na po ako na parang mag-settle down, nag-ipon po ako ng pera. Tapos, kailangan, siyempre, kailangan mo maglaan ng time para doon maging seryoso ka sa pag-ipon. Mm-mm. Then, dapat nga yung taon ko siya parang papakasalan. Last year dapat kasi ako nagpo-propose. Kasi mas nauna yung nalaman ko na may problema. Na meron palang something. Yes po. May okay. Iba na, may kutub kasi ako. Eh, yun nga. Paano mo naman parang nakutuban na may ganun? Actually po, nagbago yung ugali niya sa communication. Ganun pala talaga kapag may something na ginagawa yung tao. Malalaman mo kahit na napakadaling na magtago. Mm-hmm. Di lang naman babae ang marunong kasi pakiramdam. Yan ko lang na ano na, kapag basta magluloko yung partner mo, may mapapansin ka pala. Which means sa yun, out of nowhere, parang pinuntan ko siya sa trabaho niya. Nag-stalk ka? Kasi ano eh, rider po kasi ako. Parang galing akong sa ibang lugar doon sa Intel. Parang pinuntan ko lang siya parang kung baka may makita ako. Mm-hmm. Ayun po na, nahuli ko po talaga sila. So, nag-kiss? Paano mo nakita? Paano mo na-confirm na sila? Actually, nakita ko sila nag-kiss. Tapos, holding hands, bali yan eh. Kasi, ano, isang company lang kasi sila. Ah, so, magkatrabaho sila. Yes. Yeah. Na-shock ako nung una kasi hindi ko naisabog kasi ano, di ba, babae din naman kasi yung tuyo. So, hindi, gusto kong magwala, gusto kong kupakan. Kaso nga lang, hindi ko nagawa kasi baka mabaliktad ako. Nasa katinuan pa rin ako that time eh. Pero, sabi dito, parang, kaya siguro ako sobrang yung galit, hindi ko nailabas. Nailabas ko lang tuloy sa sarili ko. Depressed ako na sobra yung ipon na gagawin ko sana kung pangano sa housing loan. Ang down payment at saka para sa kasal namin. Uh-huh. Ang nangyari, napunta po siya sa parang, alam, lost tayo ng inong. Hindi na ako nakapag-trabaho, hindi na ako kumikita. Yung sarili ko, napababayaan ko na talaga. Parang kahit more or less, parang napariwara ka rin, nawala ka sa direksyon, ganun ba? Opo. Hindi ko in-expect na ganun pala yung magiging effect sa akin ng ganun yung sitting. Iba-iba yung dating pala sa totoong buhay. Hindi ko ma-explain ng yung pain. So medyo sariwa pa to kasi last year lang, di ba? Ano yung... Opo. Parang nung una mong nakita yon, ano yung nang lambot ka ba? Ano yung... O rage ba agad yung naramdaman mo? Galit ba agad? Sobrang galit ba? Isa automatic yung ganun eh. Kasi parang automatic kasi na pag... Yung nakita ko yung gano'n, parang itinanong ko agad sa sarili ko kung ano yung naging kasalanan ko. Parang unako ko yung kasalanan muna. Bakit gusto kong malaman kung bakit gano'n. Kung tapos bakit niya yung nagawa sa'yo. Oo, parang gano'n. Parang hindi agad yung outrage yung nangyari. Parang blanco. Parang gusto kong malaman kung ano yung nangyari. Bakit naging gano'n. Parang gusto kong may answer na may ibibig. Kasi nung nakomporanta ko na sila, parang akala nga ng girl na magwawala ako kasi kilala ako nun na medyo mainit yung ulo. Kaso nga lang, yung that time, parang makakumalma ako. Gusto ko lang marinig yung ano. Ang sabi ko pa nga na, alala ko yun. Ano ba? Mahal mo na ba yan? Sinabi ko dun sa, ano, sa isang babae. Mahal mo ba na ba to? Parang ganun. Kahit na alam ko, kakaalam ko lang nang nangyari. So nagkaroon ng confrontation, Kevin? Nagkaroon ng confrontation doon mismo, same day that you caught them? Same day. Yes po. Kasi sinundan ko sila sa labas. Parang first time ko nga yung parang, alam mo yung parang agent na undercover. Opo. Tapos, lumabas. Actually, parang nawala sila sa paningin ko eh. Tapos, tumakbo ako sa baba. Hinanap kasi isang, asa ko kasi siya sa mall. Actually, mall. Yung trabaho nila. Tapos, ano po, parang tinanong ko sa guard kung may dumaan ba rin itong ganyan. Hanggang, nawalan ako ng ano na makikita ko sila makukonfront.
naglalakad lang ako sa labas, nakasulubong ko na naman sila, which means nag-holding pa rin. Ay, inano ko na agad. So, nakita ka rin ng ex mo? Yes po. Ano ang initial reaction niya? Nagulat. Nagulat silang dalawa. Kasi, siyempre, akala kasi nilang dalawa, actually, ang natakot yung itsura, yung jowa. Akala niya kasi, dadaragin mo. Oo, kasi maliit eh. Ako medyo kalaki kasi. Medyo magtabi kasi ako eh. Mm-hmm. Akala na magwakala ako doon. Mm-hmm. Ayun, gulat na gulat sila pa yung na-tuan ko. Pero hindi nila yung expect yung naging reaction ko. Mm-hmm. So, paano yung confrontation? Paano yung linyahan yun ng confrontation? Ano sabi mo? Parang tinanong ko na ano. Parang ako pa yung nag-re-reaction. Gusto mo na ba yan? Mahal mo na ba? Sinanong ko. Sabi niya, natataka ko ng ex ko na pag-usapan doon namin to sa bahay. Sabi ko, hindi. Hindi na, ayoko pag-usapan sa bahay to kasi magiging iba yung usapan eh. Baka tsaka may mga bata, di ba? May mga bata eh, baka marinig pa. Mm. So anong nangyari? Anong sagot nila? Hindi, ako na yung umalis po kita LA kasi baka magbago yung temper ko na eh. Baka baka mawala ako sa sarili. So, baka mag-dilim yung paningin ko. Ako na yung umalis sa agad. Hinahatak ako ng year na huwag umalis. Pero umalis ako. So, mm-hmm. Yung kaba ko, iba na eh. Parang iba yung dito. Baka mag-dilim ka rin. Adrenaline ko na eh. So, umalis na ako. Mm-hmm. Okay, ayun. So nagkaroon ba kayo ng chance na mag-usap nga sa bahay? Actually po, kasi that time kasi nasa Taguig kasi ako sa probinsya yung parang inauwi, this means Bulacan. Mm-hmm. Nung siya umuwi. Ako kasi, nandito kasi trabaho ko sa city mismo. Mm-hmm. Tapos nag-usap kami sa phone, gusto niya makipag-usap. Pero hindi ako willing na makipag-usap that time. Kasi parang ako sasabog, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero nandun pa rin yung parang gusto ko siyang kausapin kung bakit gano'n na nangyari. Mm-hmm. Pero may hint na ako. Alam ko naman na meron din akong pagkakamali. Aminado naman ako. Kasi na-focus na ako sa trabaho eh. And wala, hindi ko na siya natatanong kung kamusta na siya, kung ano yung daily, ano niya. Mm-hmm. Pero alam naman niya kung bakit ka naging busy lately dahil sa kasal. Alam ba niya yun o hindi? Hindi. Actually, ma'am. Dapat isusurprise mo siya? Po? Dapat isusurprise mo siya? Parang ganun kasi isusurprise ko. Actually, nagplano na ako ng mga bagay-bagay. Kasi mahilig ako sa surprises. Uh-huh. Ang una kong trinabaho ko kasi is yung sa FSS ko, kailangan mabayaran yung loan. Uh-huh. May loan po kasi ako doon. Uh-huh. Plinano ko po lahat para hindi kami mahirapan sa marriage life namin dapat. Ang ginawa ko is may loan po ako doon sa FSS para makapag-retake ako ng loan doon in case na kailangan. At least bayad na ako din sa una. Uh-huh. Tapos ayun, nagulat din siya. Kasi ako mahilig, mabilis ako parang kung kailangan ganito, ganyan, gagawin ko na lahat. Mm-hmm. Kasi kapag sinabi ko rin naman kasi sa kanya, mababago yung plano eh. Kasi hindi ko naman siya inaano kasi deserve naman niya yung mga, kunyari, alam yung gala-gala kita. Parang pinapamper kasi. Parang gusto kasi siyang kapag ka nandun sa may pera ako, parang iti-treat mo rin siya. Parang iti-treat ko lagi siya. Eh, may ganun ang sinabi. Kasi siya din kasi ang gusto na parang tumiparit na doon sa kalagayan sa pera siya kasi gusto niya maging nanay na nga sa mga bata. Medyo hindi ko naman inaano yung buhay pero medyo sakto lang kasi yung parang hanap buhay sa kanila. Mm-hmm. So kapag nandun siya, parang kargado niya pa rin yung family niya. Nadadamay din yung gastos namin. Yung expenses, oo. Oo, kaya hindi kami nakapag-ipon basta-basta. Kaya okay. Para sa akin, nag-secreto ako ng plano ng ganun para make sure na maano ko yung gusto niya. Actually, gusto niya kasi yun eh, na ikasal na kami. Although ako din, pero
mas gusto niya. Siyempre, mga babae, alam mo. Wala namang babae ang hindi pangarap na ikasal eh. Yes po. I only know a few. Konti lang yung hindi yun pangarap. Pero for most women, yun talaga yung pangarap nila, yung makasal, hindi ba? Yes po. Kaya po, inaano ko maigi. Kasi ayoko din naman ikasal kasi siya para, alam mo po yung sa mga hulit ko eh. Or sa parang ano, gusto ko sa timbahan kasi sa pakasalan. Kasi possible na isang beses lang kami kasalin. Hindi mo all off ko na sa timbahan. At least parang ano talaga, memorable sa kanya yung pasal namin. At saka yun na yun eh. Commitment na yun. Yun na yun. Lifetime commitment na yun. Okay. So hindi na niya to nalaman kahit kailan o nalaman pa rin niya nung wala na kayo? Sinabi ko sa kanya pero... Tawag dito, ipinatry ko pa rin siyang i-execute yung ano na, dapat sa birthday niya yun, may plano pa nga ako mag-Baguio kami, doon ba siya doon ako mag-propose, tapos nga lang, na parang, nandun na rin yung parang kaba niya na baka minimema ko doon siya, which means gawa na nga yung thing-thing, pinagawa ko pa ng customize yun, kahit na walang, tapos ay nagawa na siya pati yung magiging wedding ring namin, parang piniprepare ko na lahat. Kaso nga lang, parang, ewan ko kung nag-aalangan din ba ako. Siya din, nag-aalangan din siya na, din, parang, nakatouch na rin kasi siya doon agad-agad doon sa ano eh, kasi nakikinig sa kanya, yung isang, yung third party. Tapos ano, parang, bakit din doon ko daw, hindi ko daw gawin. Parang ako pa yung naging ano nga nun, mali eh. Hindi mo gawin ng alin ang mag-propose sa kanya? Opo, opo. Diba, parang kailangan mo na i-heal ko muna ng bagyo sa sarili ko. Exactly! Oh, tsaka ano yun? Kasi para ano, gagawin ko para ano? Eh, sinaktan mo ko. Nahuli pa kita. Buti sana ko iba nakakita, chinismi sa akin. Eh, ako mismo nakakita sa'yo, diba? Opo, gusto niyang ano, di bago niya daw, parang iwalayan yung ano, parang gusto niyang assurance na hindi ko daw sa parang gagantihan lang, gano'n. Parang nababalik. So, naaanin siya, napaparaning na rin siya na baka gino-joke time mo lang siya regarding the marriage na, kumbaga, parang pinapasakay mo lang siya, gano'n. Oh, parang gano'n. Parang di siya naniniwala na gagawin ko sa kanya yun. Eh, pero parang may problema rin yata sa kanya, Kevin. Kasi, kumbaga, parang hindi niya bibitawan yung isa unless hindi mo napapatunayan na totoo talaga. Parang, what does that make you, di ba? Opo, opo. Parang natatakot siya na... ayaw niyang mabakante. Opo, parang ganun. Di ba? Ayaw niyang mabakante. Kasi hindi pwedeng wala akong kasama sa buhay. Kasi kung eto siya ngayon, pero eto, inaalok na nga ako ng kasal. Pero hindi ko talaga bibitawan muna to unless talagang tinutuon niya, napapakasalan niya ako. Parang ganun kasi, parang may mali, hindi ba? Yes po. Pero dun pa lang sa 7th year namin na anniversary, yung nag-out of town kami kahit ano, tablet lang na. Nabanggit ko na rin sa kanya na yung parang may itanong ko na sa kanya, parang pa-feel na gusto mo na ano, ganito, ganyan, ano ba yung gusto mo sa kasal, mga ganun-ganun. Saan mo gusto kong tumiran, tinatanong ko na kasi pinaplano ko na hindi niya na ano yung hindi niya naramdaman yata kung gagawin ko yun. Kasi siyempre, ako nilun, parang inano ko kasi magpakasal dahil pagka 35 na ako, parang ganun. Pero siyempre naman, tanda na kami sa ano, sa ganong edad. Sabi ko, baka may mangyari pang kanahit na hindi pa may makasal. Tapos may mga anak na rin kasi kami. So sabi ko, kailangan ako mag-settle. Eh yun, naunahan kasi ng ano eh. At least pero kung saan naman din, baka ganon din naman talaga siyang tao, parang wala siyang parang ano sa akin. At least nalaman ko din naman. Mas maaga. Parang, kesa naman sa kasal na kayo nung nalaman mo. Di ba parang mas masakit yata yun? Okay, kaya nga ba kasi, kunyari, tinatago niya pa rin sa akin, tapos nag-propose ako sa kanya, meron palang ganun. Nahirap, parang masakit pa rin siya, parang di ko yata matatanggap ng ganun. Mas okay, mas ano to, parang God's will kasi nangyari sa akin. Pwede ko na discover mo. Apo, pwede ako mag-propose in a time kasi may ting-ting na akong na... baka bigla akong magulat, bigla akong ilabas, bigla, hindi. Tapos hindi ko nalaman. Talagang
out of nowhere, parang gusto kong malaman kung bakit ganun na siya sa akin. Tapos ayun, nalaman ko agad. Talaga. Pero Naging closure nito, Kevin? Nag-usap kayo? Tinanong mo siya anong pagkukulang mo? Nagkaigi ba kayo? How did you end up? Ano po, hindi siya masyadong klaro yung pagkaano namin. Basta parang pakiramdaman na lang. Sabi ko, kung ano bang ako, nakikiramdam ako sa kanya kung ano yung magiging ano niya dito sa nangyari. Eh parang naging matigas kasi yung ulo niya. Parang asa nga, yung pagkatapangan sa magulang niya nga na parang huwag ko daw sabihin kasi basta parang ano siya, parang naninindigan na siya dun sa pagkakamali niya na yun. Parang dun na lang siya sa hindi na, alam na mga magulang niya. Nalaman kasi sinabi ko din naman talaga. Sabi ko, kasi hindi kaya eh. Hindi ko kaya kung ano. Kasi tinatry ko pa rin na intindihin o kunin siya dun sa sitwasyon na yun. Kung naguguluhan lang siya, baka kailangan na ng kausap ko. Yes. Parang gabay ng magulang o advice ng magulang. Kaya lang? Kaya nga lang, parang talagang parang hindi na siya katulad ng dati na nakilala ko na alam mo yung mama na nag-ano na kasi siya eh, parang yung kasing isa pa pala to yung parang nakawala kasi siya doon sa parang pagiging housewife, parang naging ano siya yung parang bagong teenager o parang nakawala sa bahay ng magulang, nagkatrabaho, parang gustong gumala, parang gano'n. Parang yung mga hindi niya natitikman dati, nakatikim siya ng laya, no? Laya, yes okay. Po. Yan po yung naging nangyari sa kanya. Which yung naging partner niya kasi ngayon, yung tibo, madalas uminom, madalas mag-hangout, yung gano'n. Ah, so, buhay single talaga. O parang gano'n ang nangyari. Okay. So anong relationship nyo ngayon, Kevin? Medyo bibilisan na natin kasi 9:30 na. Anong relasyon nyo ngayon? Hanging? Hindi na kayo-kayo? May question mark pa? May abangan ng susunod na kabanata? Ano? Wala na po. Hindi ko na po. Wala na po. Part of the... Out of the picture. Moving forward. Moving forward. Actually, okay. Partner po ako ngayon. Masaya po din ako. Parang ano na lang. Ang haba ng bigote mo agad, Kevin, no? Sino? Ang haba agad ng bigote mo, pare. Hindi, pero yun nga. Last question, nasa na yung mga bata? Nasa kanila po. Nagsusupport po ako. Wala pati po, anak mo? Apo, nasa kanila po. Are they treating the kids well naman? Okay naman yung mga bata? Opo, okay naman po. Kasi napaka buti ng magulang din niya. Napaka-syaga sa bata. Mm-hmm. Then, maayos din yung pag-aalaga. Kaya hindi na akong kinakabandon. Support na lang ako sa bata, sa mga bata. O, basta lagi mo lang dadalawin din pa yung mga bagets. Kasi ano't ano man, ikaw pa rin ang kinikilalang tatay niyan at ikaw pa rin ang tatay nung isa, di ba? Ako. Wow, grabe Kevin. Alam mo, nawindang ako sa storya mo at na-shock din ako sa storya mo. Pero wala akong masabi sa iyo, 'di ba? Sana mas marami pang guys na katulad mo, 'di ba? 'Di ba? And sana isang araw maging happily ever after na rin ang istorya mo. Minsan may mga hiccups talaga tayo kasi sa buhay. Akala mo siya na pero hindi pa rin pala. Pero sa istorya mo, kahit papano, pinakita pa rin ni God sa'yo eh, na, oops, wait, hindi siya yata ang para sa'yo because you don't deserve this kind of person. I'm sorry sa ex mo, pero di ba, you don't deserve this kind of person who cheats on you. Hindi ba? Yes. So, para sa nga yung mga nag-cheat talaga, sana bago kayo mag-ipag-relasyon talaga, alamin niyo kung kaya niyong magkaroon ng respeto at commitment sa bawat partner niyo. Tama. Kasi kapag nakipag-relasyon ka, hindi naman yan parang ano na, uy, pangayo ko na dito, hanap ako iba. Oo. Hindi mo alam yung magiging epekto dun sa kabilang side. Yes, tama yun. Ako talaga, yung experience ko talaga, ako solid din na umabot naman ako sa pang-66 sa ano. Pero yung nagkaroon ako ng commitment sa tao. Pag seryoso na? Oo, alam mo, ano na talaga, all out war na, tapos bigla kang tatry do rin ng ano yun mo. Yun yung masakit kasi sa part mo eh. Diba?
Yun yun eh. When, just when you're ready to settle down, this happened. But then again, think of it as a blessing in disguise, Kevin. Diba? Yes po. Okay. Sige, salamat sa pag-share ng kwento mo. Papa-shoutout din kita ng mabilis na mabilis. Baka meron kang isa-shoutout. Shoutout sa mga riders sa kalsada. Mag-ingat po kayong lahat. Yeah. Kasi ulan-ulan. True. Tapos, mga katrabaho ko dati sa telco, ingat kayong lahat. Ayan. Mabuhay tayong lahat. Ayan lang po. At ano, ha? Sabi sa magulang ko po sa Mindanao, sa mama at papa ko. Ayan. Nagunturan. Oo. Yan lang po. Thank salamat. Thank you, Kevin. O, huwag ka nang papacheat, ha? Dapat mas malakas na radar mo ngayon. At huwag ka namang praning. Baka mamaya tong partner mo, kung ano-ano pag-iisipin mo, no two people are the same, ha? Opo, hindi ko, alam mo, ano po, mas hinahayaan ko yung bagong partner ko na mag-explore siya kung gusto niyang mag-explore. Mm-hmm. Tapos, binilagyan ko na lang din ng ano yung sarili ko ngayon na hindi ko iubos lahat kasi baka matulad dati na pakamatay ako. So, wag mo, save love for yourself always. Basta lagi. Yes. Save love and respect for yourself. Diba, Kevin? Okay. Salamat sa pag-share. Thank you for being so mature sa sitwasyon. And sana mas marami pang guys na maging idolin ka ng bongga. Diba? Salamat, Kevin! Sorry, ha? Oo, kasi OT na rin kami, kaya I have to let you go. Pero ang ganda ng, ano, ng kwento mo. Thank you for sharing that with us. Okay. Bye-bye! Uy, mag-iingat ka, ha? Bye!